Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Tayo'y mag-alak, tayo'y magsaya, bahay ng Poon. Tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw po na ito, ginugulita po natin ang kapistahan ng pagtatalagan ng Katedral ng Maynila. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mahapuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kahabayabaan sa mga taong hinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Sari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harapan ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa lahat at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananalangin tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo. Ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko.
gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ng sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, tayo pong lahat ay nagtitipon bilang isang komunidad, bilang isang pamilya, bilang isang mag-anak sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At ginagawa po natin ang pagdiriwang na ito sa loob ng simbahan dito sa Quiapo. Ganun pa man, sa araw na ito, ipinagdiriwang din po natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. At ang kapistahan na ito ay kapistahan hindi lamang ng buong diocese ng Maynila at marahil ay ipinagdiriwang din po ito sa iba't ibang simbahan dito sa ating bansa. Dahil ang Katedral ng Maynila ang tinuturing nating ina ng lahat ng simbahan. Mga kapatid, ano po ba ang pwede nating mapagnilayan
kapag napag-uusapan po natin ng pagtatalaga. Sa Ingles, ang translation po ng pagtatalaga ay dedication of the church. Saan po ba natin ginagamit ang salitang dedication? Diba kapag meron tayong gustong pag-alayan ng isang tao tila mahalaga sa atin, sinasabi natin, I would dedicate this thing to you. Kapag meron kang gustong awitan na isang tao, kanino mo idinededicate yung awitin na ito? Sa madaling salita, kapag napag-uusapan ng dedication, ito yung isang bagay na mahalaga sa iyo, kakayanan mo, gamit man ito, naiaalay mo para sa taong pinakamahalaga para sa iyo. At marahil ganun din po ang konsepto ng pagtatalaga ng isang simbahan sa Diyos. Dahil ang simbahan ay hindi lamang ang istruktura, kundi ang bawat isang miyembro ng simbahan ay tinuturing na simbahan. Kaya nga nangangahulugan, ano ang panawagan sa atin na ang pagtatalaga ng isang simbahan ay pagtatalaga at pananawagan na ang bawat isa ay tunay na namag-alay para sa Diyos. Pero magandang tanungin, ano ba yung kakayanan natin na mag-alay sa Panginoon? Dahil tandaan natin ang pag-aalay ng Diyos para sa atin ay hindi lamang napakaliit na pag-aalay, hindi isang kusing na pag-aalay, kundi ang ipinagkaloob na pag-aalay ng Diyos para sa ating lahat ay pag-aalay ng Kanyang buong sarili. At kung ganoon na lamang ang pag-aalay ng Diyos para sa atin, panawagan din sa atin mga kapatid kung ano ang kaya nating ipagkaloob para sa Diyos. Kaya nga, if God dedicated His Son to all of us and gave His everything for all of us, the question now for us, what can we truly dedicate to God? Ano yung pwede nating may pagkaloob at pwede nating patuloy na may alay sa Diyos? Alam niyo po ang pagtatalaga ng isang simbahan, meron po dong tinatawag na pagkoconsecrate ng altar. At kapag naririnig po natin ang salitang consecration, ano po bang unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Ang pagiging banal. Dahil lahat ng nakoconsecrate, nagiging banal. Kaya nga, panawagan sa atin mga kapatid, kung ang simbahan ay tinalaga at kasama sa pagtatalaga ng simbahan, yung pagkoconsecrate, nangangahulugan din mga kapatid, na ang bawat tumutungo sa simbahan, ang bawat pumapasok sa simbahan na tulay na nag-aalay sa Diyos ay dapat nagiging banal. Dahil ang kabanalan nagsisimula sa kung anong kaya nating ipagkaloob at ibigay sa Diyos. Ang kabanalan ay nagsisimula sa kung anong kaya nating ipagkaloob at ibigay para sa Diyos. Nawa mga kapatid, sa mga oras na tayo ay tumutungo sa loob ng simbahan, tayo'y nag-aalay ng sarili. At sa patuloy nating pag-aalay ng sarili, ang bawat isa sa atin ay nagiging tunay na banal. Dahil ang tunay na kabanalan ay ang pagbibigay ng buong sarili sa Diyos at sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tanungin, kung ang Diyos ipinagkaloob niyang lahat-lahat para sa Kanya, ibinigay niyang lahat-lahat para sa ating lahat, tanungin natin ang ating sarili, anong kaya nating ipagkaloob sa Diyos? At
Dahil kung ano ang kaya nating ipagkaloob sa Diyos, yan ang tunay na magdadala sa atin sa kabanalan ng buhay. Ang kabanalan ng buhay ay kung paano natin patuloy na ipinagkakaloob din ang lahat-lahat para sa Diyos. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, ng bawat isa sa atin matutong mag-alay sa Diyos at matutong magpakabanal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat na nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may kapagkapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang magkapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana sa kaitaasan, O sana, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana sa kaitaasan, O sana, O sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakarin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus
ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan po ng ating simbahan, lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection
Mamaya po ito, December 10, 2024, sa ganap na ikapito po ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan and Rector, Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At hanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at matapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang langit. Binibintuko ka namin, aral mong aming buhay at kalikasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagusag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, wala ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalati ka namin.